Nasa evacuation center pa rin na may git 1,000 pamilyang nawalan tira sa sunog kapon San Juan. Narito po report ni June Veneracion. Surog na surog ang katawan ng biktimang si Wilfredo Dinero Jr. na matagpuan kaninang umaga. Siya ang residente ng Barangay St. Joseph San Juan na napaulat na nawawala ang makaraan ng malaking sunog noong araw ng Pasko. Lasing na lasing daw ito nang mangyari ang sunog. Sabi ng mga kaanak ng biktima, nahila pa nila ito palabas ng bahay sa kasagsagan ng sunog, pero bigla na lang daw itong nawala sa kanilang paningin. Eh, sa sobrang kalasingan niya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siguro, ito na yung point of exit niya na naisip niya. Dead end pala. At ito yung bahay nila sa kabila. Siguro dahil nga ang report lasing na lasing sa bago nangyari yung insidente, siguro nagkamali siya ng pinasukan na daanan. So kita naman natin dead end dito. Sino na siya nakalabas? Ang isa bang nasawi kahapon na si Michael Muñoz, bugbog na wala kinamatay matapos mapaghinalaan na siya ang nagpasimula ng sunog. 5 anak ang kanyang iniwan na may edad 10 hanggang 2 taon. Nakilala ng San Juan Police ang 2 suspect. Pinaghahanap na sila ng PNP. Reklamang murder daw ang isasampa laban sa kanila. We already secured a statement from a very credible witness. Actually, dying declaration from the victim himself. May sabi kasi kung sino ang gumawa bago siya namatay. Nasa 3 evacuation area ang mahigit 1,000 pamilyang nasunugan. May mga kaso na ng mga batang nagkakasakit kahit 1 araw pa lang sila sa evacuation center. Alagnet po. Dahil sobrang lamig, sobrang naninibago. Magpapatawag daw ng dialogo ang City Hall sa mga nasunugan. Pag-uusapan nila kung ano ang dapat gawin dahil pansamantala lang naman ang pananatili nila sa mga evacuation center. Kung pwede dito sila sa city ang kanilang relocation. Walang relocation, but in city. We'll try to do that. June Veneracion, GMA News.